programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagbalang araw sa atin lahat mga idol at welcome back muli dito sa aking Monting Channel. Labis-labis ang katuwaan ni Analyn Santos nang pinayagan siya ni zoey na dalawin nga itong kanyang ama na si Dr. Tanyag. At dahil dito, hindi naman mapigilan ni Analyn Santos na yakapin nga itong si zoey at magpasalamat dito. At palihim naman na naawa itong ang si zoey dahil dito sa kanyang ginawa nga na pagdadamot sa kanyang tunay na ama kay Analyn. At pumasok na nga itong si Analyn dito naman sa ICU. At dito naman na sinabi ni Analyn na magkakaayos na nga sila dito ni zoey at pinayagan na siya. At kung gaano daw niya kamahal itong kanyang kapatid. Kaya naman palihim din na nakikinig itong si zoey sa likuran ni Analyn at hindi niya nga mapigilan ang kanyang sarili na mapaiyak sa mga naririnig mula kay Analyn Santos. Dahil guilty-guilty nga itong si zoey dahil nga sa kanyang ginawa na hindi naman pala siya ang tunay na anak dito ni Dr. Tanyag. Kaya naman ay umalis agad at hindi na kayanan ni zoey na tingnan itong si Analyn at Dr. Tanyag na habang kinakausap niya ito ng palihim. At dito naman na nag-iisa itong si zoey sa opisina ni Dr. Tanyag at hawak nga itong picture frame na kinakausap niya nga ito na ang daya-daya nga daw dahil bakit si Analyn pa ang nagiging tunay na anak niya. At dito naman na kinumpronta ni zoey itong kanyang ina na kung bakit wala ba daw siyang dugo bilang doktor. At dito naman na inamin ni Moira na hindi sa ganon dahil may dugong doktor pa rin itong si zoey dahil napag-alaman nga nila na best friend pala ni Dr. Tanyag ang tunay nga na ama dito ni zoey. Kaya gustong malaman ni zoey kung sino nga ba ito, kaya nagtanong-tanong at naghahanap nga siya ng impormasyon kung saan niya mahanap itong ang kanyang tunay na ama. At kinabukasan, pinuntahan naman ni Moira itong ang tunay na ama dito ni zoey na si Carlos Binetes. At dito niya napag-alaman na hindi nga tatanggapin itong si zoey ng kanyang biological father. At dahil dito, mapilita naman magsisinungaling itong si Moira dito nga sa kanyang anak. Dahil sinabi niya dito mismo kay zoey na gustong-gusto daw makita itong si zoey ng kanyang tunay na ama. Subalit ay kabaliktaran nga dito dahil hindi pala ito tatanggapin ng kanyang tunay na ama. At dahil dito, masaya naman na ibinalita nga ni zoey at pag-amin dito nga kay Analyn Santos na hindi pala sila tunay na magkapatid at humihingi din siya ng pasensya dito nga kay Lolo Pepe dahil hindi siya ang tunay na apo nito. At dito na nga aminin lahat-lahat ni zoey ang katotohanan ng kanyang nalaman mula dito sa kanyang ina. At dahil dito, ito na kaya ang umpisa na magkakaayos nga itong dalawa na sina Analyn at zoey. At gigising na nga ba itong si Dr. Tanyag na matagal na ngang hinihintay dito ni Analyn dahil sinabi niya nung nag-usap na sila ay nagawa ngang magligtas ni Analyn ng ibang buhay. At bakit kaya dito sa kanyang tunay na ama ay hindi na daw niya magawa-gawa. Kaya labis naman ang kalungkutan at emosyonal nga itong si Analyn ngayon. Kaya yan ang ating pakatutukan mga idol kung talagang dito na kaya sila magkakasundo. Ito ngang kinikilalang kapatid ni Analyn na si zoey at ganon din itong si zoey sa kanya. Kaya malalaman na rin kaya ni Moira ang katotohanan na inamin na nga ni zoey. At ano kaya ang magiging reaksyon niya sa mga sasabihin ni zoey dito nga sa kanya na alam na ngayon ni Analyn ang katotohanan na hindi siya tunay na anak dito ni Dr. Tanyag. Yan lang po ang aking karagdagang latest update at marami pong salamat ulit sa inyong panonood.